Short circuit o problema sa kuryente ang nakitang mitsa ng sunog sa dormitoryo sa Kuwait kung saan 49 ang nasawi, kabilang po ang 3 Pinoy. Ang ilan sa 6 na nakaligtas na Pinoy, eksklusibong nakwento sa GMA Integrated News ng kanilang sinapit sa trahedya. Saksi si JP Soriano. Nagluluksa ngayon ang India. Naiuwi na kasi ang 45 Indian national na nasawi sa nasunog na gusali sa Mangav, Kuwait nitong Miyerkules. Sila ang karamihan sa 49 na namatay sa trahedya. 33 pang kababayan nila ang nagpapagaling sa mga ospital. Damay rin sa sunog ang 11 Pilipino, kabilang ang 3 nasawi. Si Edwin Petilla na isa sa mga namatay. Ka-video call ang partner sa kasagsagan ng sunog. Kasama ni Edwin sa pagtakas sa gusali ang isa pa nilang kababayan na si Jeffrey. Mami, nasunog yung building namin. Tapos kumukuha na sila ng mga gamit. Muna lumabas sila ng flat nila, ang kwarto mismo nila. Tapos doon na po, simula na po ng sigawan. Tapos naririnig ko po yung sigawan. Hindi na ako makahinga. Parang naririnig ko na lang yung ikahos na sobrang gusto pa nilang huminga pero hindi na. Si Jeffrey Katubay, na taga Batangas, nasawi rin. 2016 siya nagtrabaho sa Kuwait at huling umuwi sa Pilipinas noong 2022. Ang kanya mga kaanak hiniling na magluksa ng privado. Magpipitong taon namang OFW si Jesus Lopez na huling umuwi sa Pilipinas noong Abril. Kausap pa raw niya ang mga kaanak sa Pangasinan noong June 12. Pero naputol dahil nasusunog na pala ang gusali noon. Hindi naman po sinabi nung una na patay na po. Bago nagpumilit po yung mama ko na gano'n na kung stable yung mister ko, ba't di pa natawag o chat man lang. Yung pala, patay na pala. Sobrang sakit po talaga kasi siya lang talaga yung inaasahan namin sa lahat-lahat ng bagay. Sa mga binansyal, siya lahat-lahat. Ang 6 na Pinoy na nakaligtas sa sunog, inalala ang mga kababayang nasawi. Sobrang bait nilang tatlo. Nag-share sila ng pagkain, kung pagod kami. Araw-araw po kasama yun, pagkain. Araw-araw kasama. Yali Jeffrey. Hindi biro ang sinuong ng mga nakaligtas. May ilang nasa bintana at balkonahe para masukluluhan. Gaya ni Mario na nasa ika-6 na palapag. Nang bumulaga ang usok galing sa sunog, saglit siyang nagpaalam sa roommate na Pinoy na kukunin muna ang kanyang mga papeles sa silid at ng pambalot sa muka. Nagtali pa siya ng mga kumot at tela na binuhulbul niya para pagdugtungin. Nilito sa bayo ba mayroong tali na malaki, tinali ko sa bayo. Pinuksan ko yung bintana at tatalon ako. Pero bago pa makatalon si Mario, nakita siya ng kasamahang si Ralph na may alam daw na mas ligtas na lugar. Sabi ko, safe sa ibabaw. Isang floor na lang, rooftop na. Sabi ko, itry mo, pumunta sa rooftop, kumuha ka ng towel at least blanket, basahin mo ng basang-basa, itakip mo sa mukha mo. Sa rooftop, 2 oras na natili si Mario at iba pang lumikas. Nasa ICU pa ang 2 Pinoy sa sunog. Ang Department of Migrant Workers patuloy na minomonitor ang lagay ng mga biktima, pati ang takbo ng investigasyon sa sunog, na ayon sa Kuwait Fire Service ay dahil sa nag-short circuit na kuryente. Tiniyak din ng DMW ang tulong at benepisyo sa mga Pinoy at pag-uwi sa mga labi na mga nasawi. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Samantala, dahil long weekend at Father's Day sa Linggo, marami hong pasahero ang bumiyahe pa uwi sa kani-kanilang mga probinsya. Saksi si Jamie Santos. Inaasahan ng PITX na aabot ng 150 to 180,000 na pasahero ang darating sa PITX ngayong Biyernes. Mas mataas yan sa normal average na pasahero na 110 to 120,000 passengers ng normal na araw. Sasamantalahin daw ng karamihan ang long weekend at ipagdiwang ang Father's Day. As of 7 PM, nasa 134,682 na ang foot traffic ng mga pasahero sa PITX. Kaya naman kaninang rush hour, siksikan ng mga pasaherong papasok sa entrada ng PITX. Lahat nagmamadali makauwi ngayong araw matapos ang isang linggong pagtatrabaho.
Babakasyon po. Papahinga. Pagod sa trabaho. Mahigpit naman ang seguridad na pinatutupad sa PITX dahil sa inaasahang dagdag na bilang ng mga pasahero. Sa kabila ng dagsa ng pasahero, wala naman daw naitalang aberya ang PITX ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Department of Foreign Affairs kinondena ang panibagong pag-atake ng grupong Houthi sa isang barko sa Red Sea. Inanunsyo mismo ng grupong Houthi na tinarget nila ang tanker na MV Chutor at posible itong lumubog. Hindi binanggit ng DFA kung ilang Pinoy ang sakay ng barko, pero gagawin daw nila ang lahat para matiyak ang kaligtasan ng mga kababayan doon. Regional Director ng PNP Region 11, inalis muna sa pwesto. Kasunod yan ang raid ng PNP sa limang compound ng Kingdom of Jesus Christ para magsilbi ng warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at limang iba pa. Bukod sa Regional Director, relieved din ang dalawa pang ibang opisyal ng National Headquarters at 12 iba pang pulis. Yan ay para maimbestigahan kung may paglabag sa mga raid o wala. Si Police Brigadier General Nicolas Torre, na dating Quezon City Police Chief muna, ang magiging direktor ng Davao Region Police. Giit pa ng PNP, nararapat ang bilang ng dineploy na pulis sa ganoong sitwasyon. Alam po natin yung high profile nature po ng ating subject, yung lugar kung saan po natin na in-implement itong mga service of warrant, ay ine-expect po natin na may mga matatagpuan po tayo mga tao doon na possibly ay talagang magkakaroon po ng konting tensyon. Dating pulis at Judge Jaime Santiago itinalaga bilang NBI Director. Nanumpa si Santiago kay Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacanang. Nakilala si Santiago dahil sa pagiging sharpshooter noong 90s habang nagsisilbing pulis Maynila. Pinalitan niya si Medardo de Lemos. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Matapos ang malakihang rollback nitong Martes, big time oil price hike naman ang nakaamba sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, hanggang piso at 70 sentimo kada litro ang posibleng taas presyo sa diesel. Sa kerosene, posibleng hanggang piso at 90 sentimo ang dagdag presyo kada litro. Inaasang hanggang 85 sentimo kada litro ang price hike sa gasolina. Batayan sa 4 na araw na trading. Kabilang sa nakaapekto o nakaapekto ng presyuhan ang inaasang paglakas ng global demand, mas mabilis na pagbaba ng U.S. crude inventories at bumabang export ng langis mula Saudi para sa China. Arestado ang isang Koreano na wanted umano sa pagbebenta ng umano'y bogus na cryptocurrency. Saksi si John Consulta, exclusive. Sa parking lot na ito ng isang exclusive subdivision sa Makati, naharang ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration ang target. Is you? Yes. Nung una itinatanggi niyang siya ang nasa Interpol Red Notice at nagpakita pa ng ID na iba ang pangalan. Kalaunay umaming siya ang nasa Red Notice at pinasasan siya ng mga ahente. Nakatanggap tayo ng impormasyon sa NCB Korea, Interpol NCB Korea, na may isang Korean fugitive na dito nagtatago sa atin. Isa ito sa mga high value fugitive ng Korea kasi napakalaki ng halaga na nandispalko nila na pera. Ayon sa BI, sangkot ang 27 taong gulang na suspect sa pagbebenta online ng umano'y bogus na cryptocurrency. Halos 180 million pesos ang natangay ng suspect sa kanyang mga biktima. Nag-set up nga siya ng isang website na kung saan sinasabi niya na ito ay isang legitimate na cryptocurrency trading website. Ang nangyayari, yung perang dinideposit nila doon ay wala talagang halaga yung cryptocurrency na nakukuha nila sa website na yun. Sabi pa ng BI, iniimbestigahan nila kung paano at kailan dumating sa Pilipinas ang Dayuan dahil wala itong record ng pagpasok sa bansa. Patuloy namang sinusubukan kunin ng pahayag ang suspect na nakakulong sa detention facility ng BI sa Bicutan. Sa ngayon, ongoing yung deportation proceedings, pero alamin din nga natin kung may mga nabiktima din yung web, yung peking website niya dito. Upang bago natin siya maipa-deport ay panagutan niya muna kung may mga krimen naman siyang sinasangkutan dito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. 100 milyong pisong halaga ng frozen goods na abiso sa isang warehouse na hindi umano rehistrado. Kasama sa mga nasabat ang mga karneng hindi po pwedeng ipasok sa bansa. Saksi si Marisol Abdurrahman. Naglalaki ang mga lapu-lapu at iba pang isda na nakasilid lang sa sapo at nakatambak.
ang tumambad sa mga otoridad nang buksan ang cold storage warehouse na ito sa Kawit, Cavite. Clear violation of food safety, tapos wala siyang sanitary and phytosanitary import clearance. So it's a clear violation of Food Safety Act na ito. Sa isa pang storage, ganito naman ang mga nakatambak. Bacon, may mga pata ng baboy. Dito sa ilalim, mga beef ribs. So makita rin natin na basta na lang isinalansan. Sa isa pang storage warehouse, kailangan tibagin ang namunang yelo. Frozen meat ang naka-imbak dito. Habang sa iba pang cold storage warehouse, may mga Peking duck na bawal ipasok sa Pilipinas. Pati ibang klase ng karne, dim sum, gulay at iba pa. Halos puno rin ng frozen goods ang dalawang palapag na cold storage na ito. Sa kabuuan, 10 cold storage facilities sa warehouse ang nadiskubre ng pasukin ng mga tauhan ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Galing sa China at Hong Kong ang mga ito ayon sa BOC. Ayon sa mga otoridad, sinadyaro talagang itago ang mga cold storage warehouse dahil kung titingnan, hindi mo nga naman sukat aakalain na mayroong mga cold storage sa loob dahil nga dito sa false wall. Kaya hindi raw agad natunto ng mga otoridad ang kanilang pakay. Kung hindi pa umalingasaw ang masangsang na amoy, hindi nila matutukoy ang mga cold storage. So hinahanap namin sa nanggagaling. So hindi naman namin makita dahil nga sarado siya, dahil mayroong false wall. Mabaho siya kasi masangsang talaga. So nung binuksan nila yon, nakita namin may isang kahon ng isda na nabubulok. Umabot daw sa halos 100 toneladang isda, karne, mga gulay at iba pa ang nasabat. Naaabot sa 100 milyong piso ang halaga. Bukod sa hindi rehistrado ang cold storage warehouse, nakitaan din ito ng iba pang paglabag. Packaging, yung handling, yung storage, bagamat nasa refrigerated, very clear yung violation sa Food Safety Act. Since very glaring po yung diferensya nito, yung irerecommend na po namin ng issuance ng warrant of seizure. Inaalam pa kung saan ibinabagsak ang mga nasabat na karne na ayon sa DA ay maaaring makasama sa kalusugan. Hindi natin sigurado yung kaligtasan ng mga pagkain na dinala na kagaya ng ganito. So kung hindi natin tiyak yung kaligtasan, hindi dapat ilabas sa merkado. Sasampahan ng kaukulang reklamo ang may-ari ng mga cold storage facility na hanggang ngayon daw ay hindi pa rin nagpapakita. Pasok sila sa economic sabotage. Nakausap namin ang ilang tauhan ng warehouse. Wala raw tao na pwedeng kumausap sa amin. Magkakaalam ko iba na may-ari nito. Hindi ko alam kung sino. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.